Magpakulo muna tayo mga kawanab ng santubig. At ako ay magko-coffee. Pero guys, oh, may tagihawat na naman ako. Lagi na lang ako tinatagihawat, nakakainis. So mag-init muna tayo ng water. Ang dilim. Bigyan natin ito ng water. Ayan, so antayin lang natin siya kumulo. Tapos, mga kawanabas, nagsaing na rin yung kapatid ko. Ayan, luto na yung ating kanin. Masarap talaga pag may kasama ka dito sa bahay kasi medyo nababawas-bawasan yung ginagawa ko. Kasi yung kapatid kong lalaki, nagaan siya na marunong siya magluto, marunong siya maghugas ng plato, marunong siya sa lahat. Kaya malaking bagay na nandito muna siya. Medyo nababawas-bawasan yung mga ginagawa ko. Hindi ako masyado na-stress. Kasi minsan pagigising ko sa umaga, luto na yung almusal namin. Kakain na lang. Ayan. So mamaya, pagkatapos natin mag-almusal, yung part dito na sinabi ko sa inyo, aayusin ko na hindi ko pa siya naayos. Aayusin na natin yan para ma-display ko dyan yung mga grocery haul ko nakaraan kasi hindi ko pa siya naayos dyan. Tapos mag-aayos kami dito ng bonggang-bongga ng kapatid ko. Ayan. Antayin natin kumulo yung tubig, hindi pa siya kulo. Dito muna tayo sa ating chair. Grabe, bita kumitagihawat na naman. Ay, makikita nyo mga kawanabas, makalat sa likod. Oh. Yan, plastic na yan, lagay niya ng marumi nung kapatid ko. Kasi nakahiwalay yung gamit niya, saka yung marumi. Kasi yung kapatid ko kasi ay pupunta na siya ng Saudi. So, yung mga gamit niya ay nakaayos. Ayan, oh, pakita ko sa inyo. Ayan yung kanyang maleta. Ayan yung kanyang maleta. Ayan. Nandyan yung maleta niya sa labas. Pero yung mga damit niya nandun sa loob. Yung iba nandito sa maleta. Yung hindi niya madalas ginagamit. Ayan. Pupunta na po siya ng Saudi. Ayan. Ano po kasi siya eh. Talagang workaholic siya. Bali 10 years siya nagtrabaho sa Taiwan. Ngayon, ayaw niya na bumalik doon. Dapat kasi magsisiman siya. So, wala naman ngayong sima, di ba, baksak lahat ng ano. So, ngayon, nag-Saudi na lang siya. So, ano siya, sa machine siya magtatrabaho sa Saudi. Ayan. Hindi ko alam kung kailan yung alis niya, baka next week or this week yung alis niya. Hindi matatapos tong May, aalis na siya. Tapos, dito na siya nag-i-stay sa bahay kasi para bago siya umalis, nakasama niya kami. Kasi bago siya umalis, yung mother ko uuwi rin dito para makasama. Yung mother and father ko uuwi rin dito kasi para makasama nila yung kapatid ko bago umalis. Kasi 2 years contract yung kapatid ko dun sa Saudi. Ayan. Kaya yun, pupunta dito yung mother ko para makasama namin yung kapatid ko bago siya umalis. Ayan, mukhang matatapos na yung ating tubig. Yun, tapos na siya. Wala na tayong tubig. Sabi kayo magko-coffee. Nasaan na yung kalamansi? Ayan, nandiyan sa rep. Pinong salagay na ito. Ito sa lagi na itlog sa ibabaw. Diyan lang. Sa itlog. Ayan, so mga kawanabels, pasok na tayo sa loob. At kakain na tayo. Ha, mga kawanabels. Ang lagi mo dyan. Sa paliset. Sobrang init. Tingnan nyo yung leg ko, pinawisan. Ang init na dito, sobra. Maaga pa lang ang init-init na. Open! Sabi ni tata, yun. Tata dyan, sumisigaw doon. Yung barok nasa ilali. Ayun po kasi yung sasabihin niya, si Ken ata. Kasi si Ken aalis eh. Nandiyan pala siya wata niya, no? Si Ken lalabas yung manok na doon sa ilalim ng bulok.
Breakfast tayo mga kawanabels. Kain. Tapos maglagay na tayo ng ating pansit. Ayan yung pansit natin. Wow! Kain na tayo. Sobra. Almusal lang to mga kawanabels, pero mapaparami ka ng kain. Kasi nga, alam niyo naman ang pansit. Itong pansit na to, masarap mga kawanabels. Sobra. Ito ay pansit bagnet. Sobrang saratas, kumpleto siya sa hog. Merong atay ng baboy. Ayan, no? May atay ng baboy. May kikya, may fishball, may gulay. Yan, kumpleto siya. May kalamansi din pag gusto mo maglagay. Tapos, syempre, ayan, no? Tingnan nyo. May mga gulay siya. Yan ang pinakagusto ko sa kanya, gulay. Ito ay bihon at kanton. Ng egg. Wow! Yan. Tapos, syempre, yung ating butter bread, malapit na maubos. Yung ating butter bread, ayan. So, kakain na tayo. Kakain na tayo mga Hawana Bells kasi sobrang gutom na. Ano oras na ba? Grabe yung aming agan, 11. Parang tanghalian na namin to na almusal, no? Masarap i-partner ito dito sa ating butter bread. Ito. Hop. Sarap na. So, mga Kawana Bros, aayusin ko muna itong mga bote. Kasi, ilalagay natin hanggang dito para malinis natin ito. Itong ating istante dito, no? So, ayusin ko muna yung mga bote. To. Tapos mamaya na natin punasan to mga to. Ito muna ang importante. Ayan. Ayan. So mga Hawanables, makikita nyo malinis na yung stante natin. At ayan, makikita nyo ang magic natin. And 1, 2, 3, 4! Taraan! Ayan. So mga kawanabels, ayan ang itsura ng ating istante. Ayan. Kung makikita nyo, wala nang dumi dyan. Ayan. Ito, mali lang nalagay yung kapatid ko dito. Ayan, bigat dito yan nakalagay eh. Ayan. So yan ang itsura. Ayan, makikita nyo, may stock na tayo ng mantika. Toyo, suka, at meron tayong pang extra ng ulam. Ayan, pag ayaw nila ng ulam na lulutuin natin. Ayan. Ayan, i-stock natin yung sabon. At syempre, andito yung mga joy. Ayan, so dito sa likod nito, dito nakalagay yung mga ibang sabon. Ayan, nandiyan sa likod. Ayan. Tapos dito, na nakalagay tissue natin sa aking mga sponge. Ayan. Yan ay itsura. So, dito, hindi pa tayo nakapagwalis. Kasi inuna muna natin yung mga nasa itaas. So, late ko na itong lilinisin kasi gawa nito. Pipilian ko pa kasi yan kasi yung iba dyan itatapo na. Tapos, saka tayo maglilinis dito sa baba. Bubusan natin siya ng tubig. Tapos, itong mga to, ayan mga kawanabels, hindi na namin to ginagamit, itong mga to, puro bago siya. So, ang bala ko rito, pupunasan ko yung plastic. Tapos, itatabi ko para sa Pasko, ibabalot natin. Para panamigay tayo ng papasko, tapos pakukuhanin natin yung mga bata na tigigisa. Ayan.
Sayang naman kasi ito, itatapon natin. Ito pa yung ziplock. Hindi ko pa ito nagamit. Ayan, bago siya. Ayan.